Corn or saging? Kahit na ano kung anong maihain. Aba, yabang nga nakasama ko talaga. Kikisan ko na talaga ang bem-bem na yan. Good morning! Tayo po ngayon ay nasa palengke. Kasi po tayo ay maghahanap ng ating mga pwedeng pagkain ni Daddy. Ayan. Ako po'y nauna na. Nagpababa po ako dun sa aming suking gulayan. Kaya si Daddy ay ayan na po. Ang hirap maghanap ng kamote. Halo. Tagulan kasi. Kain ngayon. We look for here, Daddy. Dito sa mga... Kami po ay naghahanap talaga ng kamote. Yun po ang aming pinaka hanap sa palengke dahil nga po ang kamote po or sweet potato is known for very good po siya sa ating puso kasi po mataas pang kanyang potassium, natural potassium na tumutulong po yun para ma-excrete naman natin sa katawan natin yung sodium, kung mataas po yung sodium ng katawan natin na siyang nagpapalapot, isa sa mga factor para lumapot ang dugo natin. Kaya tumataas po yung blood pressure natin. Pag mataas po yung cholesterol nyo, try nyo po yung kamote. Basta parati lang po kayong kahain. Maganda talaga, everyday makakain kayo. Ang gagawin nyo po kung hindi talaga kaya na puro kamote, half rice, half kamote. Share ko po sa inyo kasi si mother po, dati mataas po ang cholesterol niya. Kasi po diba galing siya ng Taiwan for 10 years siyang nag-Taiwan. Siyempre po ang pagkain doon medyo oily, ganyan po. Kaya mataas po ang kanyang cholesterol. Tapos, nung naandito na siya sa Pilipinas, pina-check up po namin siya sa aming doktor. Noong aming napayapa ng doktor, si Dr. Cortez. Tapos nga, sabi niya, Mami, mataas ang inyong cholesterol. Di syempre, the doctor, ang ano talaga is to give statin drug. Ito naman si mother, sabi niya, hindi doc, kaya ko yan pababain through diet. Yun nga po, dahil ano po siya, diba? Parati po siyang nakikinig kay Dr. Galvestan. Yung pinapakinggan po namin sa radio every morning yun, kay Dr. Galvestan. Doon po namin, yun po yung parang pinakaguro ni Mama pagdating sa alternative medicine. Tapos yun po, nagkamote lang po siya. Hindi naman puro plain kamote, yun nga sabi ko, half rice, half kamote. Ganun po ang ginawa ni Mama. Parati, basta parati lang po kaming may kamote. Then yun, nung next ano niya na, nag-check up ulit siya, bumaba yung kanyang cholesterol. Sabi ni Doc, aba, na-correct mo nanay. Tapos nga, sinare niya yung kamote na maganda. Tapos, ang doktor po namin is very, ano naman siya, yung open siya sa ganun. Kasi sabi niya nga, sa mga tao talaga na kayang baguhin ang diet, ang sakit po talaga is kayang gamutin. Kaya lang po, not everybody, hindi po talaga lahat ay kayang magbago ng pagkain. Yun. At yun nga, at ako'y nagpapasalamat kahit ganito si Daddy eh. Ngayon, nag-e-effort po siya. Nag-e-effort siya na mabago-bago yung kanyang pagkain. Natakot din po, sabi ko nga. Natakot din siya sa kanyang BP. At meron po kasi sa mga... sa family niya, di ba, na mga nangyayaring ganun. Sabi ko nga sa kanya, Dad, you really have to take care of yourself. Kasi, mahirap kung andyan na, sa kakakikilos, napakahirap na. Ngayon po, nag-iisip ako ng mga pwede niyang kainin na masarap sa panlasa niya. Mga gulay na magugustuhan niya. Kasi po si Daddy,
nasanay po nga dito sa bahay na parati kaming may karne. Sabi ko nga, pag may karne po, hindi niya natitingnan yung iba. Ganun po. Eh, yun po ang ano niya, carnivorous siya eh. Kaya sabi ko ngayon kay mama, kung pwede, huwag muna kaming magkarne. Kasi kami naman po ni mama can live with fish and vegetables. Yun ang ano ko. Yun ang request ko kay mother. Kasi si mother po, parati niyang iniisip dati si daddy na mahina ang kain niya kasi gulay lang tsaka isda. Wala tayong karne. Kaya na-spoil din po talaga. Ngayon, ang problem ko is hindi sanay ang nanay ko na ganito lang ang ulam namin. Yan ang ngayon ang problema ko po. Titingnan natin kung hanggang kailan kami pwedeng walang karne. Kasi si mother po hindi sanay na dalawa lang ang hinahain. Diba po? Yung mata niya hindi nabubusog eh. Pero kahit po kasi nagluluto siya ng karne, hindi naman po yun kumakain. Minsan konti-konti lang siya. Pareho po kami yan eh. Paisa-isang piraso, ganyan lang kumain ang karne. Kaya po kahit ganito ang katawan ko, medyo mataba. Dahil po medyo mababang metabolism ko. Mababa po yung metabolism ko. Medyo jataba po ako, pero mababa po ang aking BP. Kaya nung nag-BP po si daddy, sabi ko, baka sira ang BP natin. Kasi yung nag-170 plus siya eh. Sabi ko, teka, mag-BP ako, baka sira ang BP natin. Yung akin po, hindi pa sumampa ng 120. Yung BP ko. O, sabi niya, sana all. Sabi niya, napasana all siya. Tapos si mama po, mababa din ang BP. Yun nga. So, hindi po talaga sira yung pang-BP namin. Tapos sabi ko nga sa kanya, daddy, baka naman pag nag-BP ka, alam mo po yung may mga taong ganun eh, pag nag-BP na iba na ang heart rate, iba na yung pakiramdam, kaya tumataas ang BP. Si Bunso po kasi, sa Canada, ganun. Pag si yung doctor nila sa Canada ang nag-BP sa kanya, mataas. Pag nasa bahay siya, nag-BP siya, parating mababa ang BP niya. Si daddy po ay may maintenance na siya na amlodipine. Matagal niya na po yung maintenance. So, ngayon iniisip ko kung magpapa-check up kami, magpapa-lab test kami lahat-lahat para patitingin ko po kay Doc kung kailangan niya bang baguhin yung kanyang maintenance. Tamo po, no? Sa payat na yan ni daddy, may maintenance siya. Nakita ng kalamansi na lang. Dito baka ngayon, mura kasi dito yan sa mga nakalapag din. Be, may kalamansi ka? Wala. Bale, meron pa naman dun si mother. Ay, maliliit. Maliliit, daddy. Mahirap magpiga. Let's go. Okay na yan. Yeah, thank you. It's okay. I'll ano. Nandiyan na. Go? Kuya! Kuya! Ah? Ito sa large. Oo. Bago to, kuya. Kasi tatlo lang kami. Matatagalan pa bago maubos. Wala pang pag-asang bunga ba? Wala. Taas, no? Dati magkakano lang to yung large nyo? 180, naging 230. Plus 50 pesos. Ang laki, no? Tinamaan din ba ng ano yung mga layer? Napeste din ba? Yung mga layer? Kasi di ba may peste ng ano, no? Ng manok? Grabe. Ang taas, no? Maaray yung bulsa ko.
Masarap ah. Tawid na ako? Upo. Magkano kilo nito, be? 50. Ito na lang, be. 47. Ayan po yung ating mga napamili kanina sa ating market day. Ito po ay saging ni mother. Ito naman ay sabi ko kay daddy, pwede din tong substitute. Good carbon din yan. Tapos sabi niya, yung medyo ano, mas may sinog pa. Sabi ko, okay na to, yung naandun po medyo, sobrang lambot na. Pero ito yung pagka sinaing ay matamis na po yan. Tapos ito nga ang ating egg na mahal na ngayon. Plus 50 po ang dating presyo niya is 180, naging 230. Diba po? Tapos ito yung nabili natin na yan, dalandan. Hindi po kami naka punta kay Amang. May nakita kong dalandan, kaso may dalawang truck na malaki. Nakaharang. Ayun. Tapos ito, yun din, substitute. Good substitute for rice. Yan, ang mga binili natin. Nas bala ko pong maglumpia na sariwa, yung vegetables na lumpia. Kasi nakain po yan si Daddy. Yung inaano po, nilalagay lang dito sa lumpia wrapper. Yan, nakain siya niyan. Tapos ito, for siguro tomorrow, yan, kalabasa. Yan, favorite niya. With sitaw siguro. Depende po kung anong-ano natin. Yan, bumili na rin ako nito. Lalagay lang natin sa freezer. Tapos, munggo is very good din na protein source. Yan. May mga magaganda. Tapos, itong okra po, ang ginagawa natin nito, binablanch lang naman po natin yan eh. Kaya, mabilis lang yan. Blanch lang, or si mama po minsan pina-fry niya, pero ngayon nga, avoid tayo masyado sa too much oil. Pero kami naman po, ngayon, ang ginagamit namin is, ano ba tawag dyan? Olive oil, kasi may dala si Iping. Tapos sabi niya, yung olive oil niyo, 3 years na hindi niya pa ginagamit. Na-check tayo. Tapos, ito po, yan, yung mga beans na mga mabibilis lang po yan, lutuin, di ba po? Yan. Kasi ito nga, syempre, ang ating repolyo hindi nawawala. Pero meron pa po kaming kaunting repolyo, kasi ginagamit natin siya sa eggs. Tapos, kung gusto natin ng stir-fry na vegetables, yan din. Tapos, syempre, ang pinunta po natin sa palengke ay kamote. At ngayon ay rainy season, wala pong masyadong magandang kamote. Kung mapapansin niyo po yun sa video kanina, ito po yung pinagkapili-pili ko. Pinagkapili-pili talaga kasi talagang maraming sira-sira. Ayan, may mga nakalusot na kaunti, pero hopefully hindi naman hanggang loob. Ayan. Hinahanap ko po sana yung gayo nung kay Kafarmer, yung ano din, ube. Pero this one, ube din po yan eh. Purple yam din. Kasi yung purple yam, basta po mga violet-violet, magaganda po yun sa eyes. May extra benefits po siya sa eyes. Ito, yan. Pero ito namang orange, ganun din. Carotene din naman po yan eh. Magaling din sa carotenoids, yung kanyang properties. So, maganda din sa eyes. Kasi kailangan double purpose. Para sa heart at the same time, maganda din sa heart. Kasi yung eyes natin, di ba, medyo mahirap na ang ating eyes. Yan. Tapos, nilalagay ko po siya dito sa shoebox. Yan. Kasi, mas maganda po siyang hindi na nahihit ng light para hindi agad tutubo. Pag nakayangyang lang po na naiilawan, tutubo po yan agad. So, dyan lang yan. Hindi naman po yan magmo-moist kasi ito naman ay karton. So, maganda po yung lalagyan ng ating kamote. Yan. At ang menu ni Inay. Anong menu mo, Mother? This one. Yan. Sabi niya po, dapat pipirituhin niya. Sabi ko, Ma,
paano natin matuturuan kumain ng mga ganyan kung, di ba? Kung ipagpiprito mo. So, yan lang po. Kakain po yan. Kakain yan. No choice siya. Yun. Tapos, we have here, wala na pala. Ayun na. Rest ka na, inay. Ako nang magluluto ng gulay. Okay? Ayan po yung ating gagawing lumpiang gulay. Ang lalagay ko lang po is toge, tapos bagyo pechay, cabbage, carrots, tsaka beans. Yan lang po yung ilalagay ko. Tapos, hindi ko po siya yan nilalagyan ng meat. Anuhin lang po natin. Stir fry lang natin siya sa garlic and onion. Yun. Tapos, lalagyan natin siya ng achiote oil. Yan. Para yung oil natin maging good. Diba po? Yun ang ating menu for today. Tapos, yung paksiw ni Mother. Medyo hindi much, pero okay lang po. Kasi kailangan talaga natin ma-achieve muna yung mga healthy. Kailangan po natin i-achieve muna yung ating nutrition for Daddy. And I'm happy po kasi ngayon talagang kanina nung nakita niya yung kamoteng isa, sabi niya, sige, bumili ka pa ng isa niyan. Di ba po? Kasi talagang dapat talaga yung health manggagaling doon sa taong may problema, hindi doon sa kasama niya. Di ba po? Ganun ang approach po ng health is individual talaga. Kahit po may anak kang doktor, may anak kang nurse, kung hindi niyo sinusunod yung advice, wala po talaga mangyayari. Di ba po? So, I'm happy for Daddy and I'm thankful kay God na ngayon po ay medyo nare-realize niya. Siguro po may naramdaman ng kakaiba sa katawan. Ganun po talaga eh. Yun ang ating human nature. Kung hindi tayo nakakaramdam ng kakaiba, hindi tayo titigil. Pero yung iba nga po, may nararamdaman na hindi pa rin tinitigil. Pero at least po si Daddy, I'm thankful na. Mukhang nanggagaling na sa kanya ngayon yung effort. Kasi, syempre, ilang years na kami. Hindi ko talaga mabakli-bakli, di ba? Ang meat. Pero ngayon, kagabi po, di ba may meat kami yung freezer food namin. Di siya po kumain. So, happy ako. Sana magtuloy-tuloy. Let's see, subaybayan natin ang pagbabago ng diet ni KaEnteng. Hi, Daddy! Sabi ko po, i-fill niya ako ng konti. This is for you! For you! Sarap yun, Dad. Thank you. I love you, Daddy, so much. Anong kakainin mo? Kamote, tsaka toge. Ang kit ng mukha mo, sayang din nila nakita. Sayang, hindi na nakita yung mukha mo. Eh, nakakatuwa. Ay, ako. It's okay, Daddy. Nagigising ko lang. Makatulog ako eh. Nakaigit ka. Kung naginip ako, paano balatan ng kamote? It's okay, darling. Gusto mo tumira tayo sa ano? Hindi, okay na ako dito. Kinagari, gusto mo. Ano, busy tayo okay na yung si Marisa at Gary. Okay na yung puro kamote. Basta may nakikita ang tinapi, tsaka ano, peanut butter. Okay lang yan. Ayan, okay na po yan. Gagawa na lang ako ng sauce. You wanna try? Ito po, dala-dala to ni Kabebe. Nung kami ay outing. Sakasapsapan. At hindi ko ba't kanina ba yan? Sa tingin ko sa kanina, wala naman tayong ganito eh. Akin na lang to ka, bebe. Ginagamit ko po sa fried rice. You try? Kulang sa salt. Tama lang. Okay na yun? Huwag na maalat? Oo nga. Okay na. Ganyan lang. Wala nang yung meat. Ang sarap, no? Masarap, maraming paminta. Wala mang paminta, talaga. Huwag na, tama.
Thank you, Dad. Okay. Gagawa lang ako ng sauce, tapos kain na tayo, no? Okay. Okay. Thank you. Love you. So, una na ako. Yeah. Hindi ko nang ganun sa kapo. Kamote! Ayaw mo ng ano? Hindi na. Gagawa kita. Hmm? Sarap ito, Dad. Hmm. Hmm. Sarap na. Ang gulay. Meatless yan, yung meat. Sarap. Ipag-ano kita, ma? Ipagbabalot kita. Ay, ipagbabalot kita. Hmm. Sarap. Tuwazo, lumpia, rapon. Taba. Ay, it's banana. Potassium is good for the heart. Hanggat hindi ang kidney ay maganda, kain ng potassium-rich foods. Dahil pagka may problema ang kidney, potassium, phosphorus, sodium is like dapat ay tutulong sa'yo, nagiging harmful sa'yo. Ganun? Yeah. Kaya ang yung may kidney problem, mahirap dati. Ang hirap itawid. You like, parang kailangan mo talaga ng super change of diet. At only the brave. Diyan ka na naman. Only the brave. Baba dyan. Baba. Gagalit si Lola, Baba. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Huwag ka nang dudungaw. Huwag mong aagawan si Mama kiin pagkain. Busog na ang baby ko. Dami yung kinain. So? Baba, ang dami mong kinain. Ito, Daddy, masarap. Nasa lagay mo na ito. Natry mo na ito, diba? Hmm. Nalagyan mo siya ng ganyan. Tapos nalagyan mo siya ito. Mmm, yummy. Masarap mo siya ng ganyan. You want one? Kaya alam mo sa'yo. Hindi ako na. Love na love ya kay mami. Kung ko love na love kita eh. Kumusta yung blood pressure mo? Bumaba na? Kung pa rin. Hindi na yung mataas na mataas. Yun lang naman yung mga spike na gano'n, nakakatakot. Pero kailangan niya talagang mag-change na ng diet kasi tumataas talaga. Hindi lang yan parating yung check. Tagal na hindi nag-BP eh. Diba? Si Kafarmer medyo tumataas-taas din yun. 138 by 138. Over. Hindi ko na matandaan yun. Hindi tamang-tama, pumunta din siya nung high blood ka. Kaya, maka, sabi ko mag-BP ka. Yun, nag-BP din po. Medyo mataas din ang kawit. Pero hindi naman alarming. So, sabi ko sa kanya, time to ano. Hindi naman pumunta dito ngayon. Busy sila siguro. Kaya, ano ngayon, Mama? Sabado. It's okay. Busy na ang mga yan kasi kaya ano. Kaya pala wala ka sa mood kanina, Ma. Ha? Kaya pala wala ka sa mood kanina. Okay. Hindi ka din na yung engagement, ha? Sabihin mo, ay pumunta ka nga. Namimiss ka ng nanay mo. Bad mood na naman kanina. Hindi kami. Joke. Hindi lang kumikibo. Ba't ka ganun ka, Mama? Ang hirap. Kaming dalawa parang nangalanyang hari. Nung pag tinatanong ka tapos parang hindi ka kumikibo. Sabi ni Achi, isama mo kasi sa palengke. Sabi ko, sinasama ko nga ayaw. Di ba sinabi ko kung gusto mo? Ano ako? Anong tao? Di naman ganun ka, ano? Kung gusto mo lang, di ba? Good. Yung siya naman, basta busog na siya, hindi na siya magkikrave ng kung ano-ano. Bukas mag-aral na si Asal. Bukas na ba ang... Sino? Face-to-face na ba talaga? Sino natuloy? Sino papasok pa si Bukas? Patpat? Yung gabuka?
Hindi, sa lunis. Sa lunis? Totoo, totoo na daw. Parang tumataas daw ang ano ngayon eh. Cases. Iwan lang kung ano. Pero sa tingin ko, medya-medya yan. Kasi yung mga bata, pagka... Pero sa bagay, ano lang naman ang ano eh. Mahirap talaga ang desisyon, no? Kasi, pag hindi ka naman na... Hindi ka na nagano. Pag online, magulang na nagkakaroon ng honor. Hindi ang anak. Yung magulang. Magulang na gumagawa lahat. Ganun ba? Calling Juby Maloles. Alay ko. First honor goes to... Juby Maloles. Mother of this child. Oh, niloloko ka, mami, oh. Girl, ano talaga siya? Very support siya sa mga pag-aaral ng mga bata. Nandun talaga siya. Pero be proud. Pero gusto na magulang yun kasi nare-refresh sila. Lalo na sa mga... Pero pagod din, sabi ni Judy. Ang pagod. Mmm! Yup. You put this man. Masarap dali yung sauce. Mmm. One more? Ang tubig ako. Kain ng matamatang. Ito kasi. Ito, made of flour to eh. Mm-hmm. Mm. Kaya parang kanin ah. Sarap pala pag kumbentong kamote tsaka banana. Ang sarap. Ang kanda na itong ano ito, kamote. Ang hirap na maghanap ng kamote. Darating. Yugat na eh. May ganun talagang kamote ugatin. Pero yun yung mga fiber. Ano mahirap? Ano yun ano? Lunokin mo na lang. Pag-ulan. Maulan. Mmm. Sarap. Medyo maanghang. Siguro yung kawali na pag chili sauce sana. Sana si brother yan. Mmm. Sino dad? Wala. Mura ang repolyo. Sino man? William. Okay na yun. Aga nagising ka na. Si Owen. Nandun na kita, ma'am. Ako po na, buwat-buwat na yun. Papa yan. Si Chichi. Tatalog pa yun. Di ba nung pumunta tayo, tulog na tulog pa? Ano kasi yun? Mahaba na ang tulog niya. Paano kaya? Anong oras kaya ang ano niya, pasok niya? 3 hours lang ata eh. Kaya yan ni Chichi Pai. Mag-i-enjoy siya kasi may mga kapwa bata. Diba sabi na, sabi niya nung una parang ayaw niya na daw ng school. Uy, kunti, sabi namin ni Nenek, hindi, madami ka doon magiging friends. Marami kang magiging palaro doon. Hindi ko na ano, nasil yung ilalim. Gusto mo pa? Ito, oh. Ito? You don't like me. Mamaya, pwede pa ito, eh, doon? Oo. Ah, merienda ko mamaya ito. Mm-hmm. Merienda. Merienda mo mamaya. Mm-hmm. Ay, ganyan lang ba? Ay! Ano yun? Halimutan ko yung lettuce. Eh! Lalagay natin ito. Habol kay mama. Mm-hmm.
Nakaalang. Parang may manggang. Tingin ko da. Siling malaki? Hindi. Yung ginamit kong sang ano kawali. Ano kaya yung last na niluto doon? Kanang anong kawali? Kasi wala naman akong ginamit na ano, hindi ulang ang paminta yun eh. Mm, kaya sabi ko ay na baka oo, sabi mo may paminta. Wala eh, nung tinikmang kami kapit parang may spiciness na kick na konti, no? Gulong yung bawang. Wala. Ito? Ito. Gulong naman tong raw na bawang. Ano nagkanin? Ako yung nagkanin. Ano nagkanin kayo? Pagka ganito ako, wala nang kanin. Tapos kamote, dalawang saging, sandupya, tapos ito. Ito lang kasi. Ay, busog. Mag na mamaya. Mula naman. Musta. Mag-i-i-i-i-i-i. Mamaya ang hapon ang takbo. Nung isang araw, kasi diba nasa vlog, nung isang araw, umaga yun tumakbo tayo. Tapos kahapon naman, hapon yung buhos ng ulan. Ah? Mamaya po na yun. Anong hapon yan? Yun na yan! Kasi malinipis lang naman yan eh. Daddy, you need to repair the washing machine. May nakabara sa drain. Kasi hindi gaano. E12. Just like before. More pa? Another one? Gusto mo pa? Gusto ko may dahon. Lang? Lettuce. Lettuce? Inano okay. Muna. Hindi pa. Ah, hindi. Hindi, mabilis lang naman. Gugagano na ako. Baba dyan. Galandan. Palawan. Walang paninda si ano? Si ama? Bakit? Walang maalaman yung paninda niya ngayon doon. Baka. Oo. Ubus eh, pero may mga truck. Ewan ko nang dineliver ng mga truck. Palengke. Masarap maganda kami sa mga dalanda na lang. 1 week lang? Ha? 1 week. Paano pinakumain ng kagme? Hindi. Tatry kong iwasan. Wala naman tayo. Sa abot ng aking makakaya. Si mother. 1 week lang. Yung alin? 1 week lang. After 1 week, pwede ka na kumain ng baboy. Encourage mo lang. Mali mo magtuloy-tuloy siya. Sarap? Ha? Sayang. Sana bumili tayo marami-rami. Magkano ba 60 ang kilo? Na paggaganon minsan gusto ko bumili yung sa mga ganun nakalatag yung mga walang na. Dexter, pwesto. Ito pwede maging chairman ng grupo eh. Active na active. Siya ang nag-encourage na. Kita ko. Ba, may nag-sponsor ng manok ah. Baon nila. Pangkasinan ngayon ang palaro. Ba't di ka pumunta? Ay, pay nga ako eh. Eh, may hindi. Dalawa sa akin gagamitin nila eh, yung rush ni... Palarok na. Dexter, tsaka yung ban niya, no?
lakay. Ba sila kayo nagbuhay ah. Palaro mo na. Ergan. Si sila kay ang ano mag. Pag norte, kabisado nila kaya no. Magaling sila kaya, taga norte ni Ilocano. Tagal na natin hindi nakita sila kayo. Minsan nakita kami. Doon, nadirta. Ano sabi? Kumusta, Jo? Hindi ko nakilala. Biglang huminto rin doon. Hindi kaya dati. Eh. Mag-ano? Yung vegan diet. Yung puro vegetables, plant-based vegetables ang kakainin. Indian na lang magaling. Hindi, tayo naman, kaya naman. Kaya lang, minsan talaga yung kalaban mo, dila tsaka utak. Baba, gusto mo gawang hitang lumpia? Sarap na may lettuce? Halagang bumila ka ng lettuce para dito. Halimutan ko lang. Ibang sarap. Ano yung dad? Hindi, ito lang. Nabusog ka ba, daddy ko? Yeah. Gusto magawa kitang kangkong chips. Chips na kangkong. Mushroom chips. Kangkong chips. Yun yung mga dapat nating kinakain na pang kung hindi mo talaga maiwasan ang chichirya. Pero si daddy po hindi makichichirya yan. Ako din hindi akong kichichirya. Ako may time na namimiss pa ang chichirya. Ingin ba? Yung mga natirang chips ni Sammy, yun ang kinakain ko. Kakaiba ang trip ni Sammy, kimchi na chip. Sino? Sa amin may kabuhan. Nga lang, doon sa kanila, hindi ka mag-alala kasi kaya niyang magluto ng sarili ng kasama. Yung Sammy, pag nasa France, minsan siya nagkukuk ng dinner. Sabihin lang na pinanadate siya. Ito ang lutuin mo, nagluluto na. Si Kami bubo. Mabait. Ang mga anak ni Tino, mabait. Ma, napakababait. Walang tantrums. Ganyan teenager mo, mahihila mo kahit saan. Wala naman yung iba, hindi ang hirap na hilahin yung sama-sama. Tsaka ang maganda sa kanila, yung respeto nila sa magulang. Pag sinabi ni Frank na, oh, we will go here, ganyan-ganyan. May time po yung pupunta ng SM, ganyan. Parang ayaw din yung sumama ni Sammy. Kasi alam kung ano, di ba? Pero, pag ano makikita mo kasama na? Hindi naman siya mahilig sa mga ano. Ganun din si Osh. Pero pagka ganun, pag sinabi ng mama at papa na, oh, pupunta tayo, ganyan. Kasama si ganito, si Tongtoy. Ano po yun? Sama na. Tsaka walang ano no, yung walang topak na kasama. Ang maganda. Nakakatuwa. Nakakatuwa lang dalawang pranse. Pag kumain, kahit ano man, pagkain na. May sami medyo ano sa food, pero si Osh, ang maganda sa kanya, nagtatry siya. Si Sammy, tinatry niya din. Mag-ano pa yan kasi syempre iba naman yung mga dishes natin, mami, yung mga paksiw-paksiw niya. Medyo mahirap talaga eh. Ano sa tingin mo KaEnteng? What do you think of paksiw? Paksiw bang usgot? Paksiw! Paksiw na galunggong. Masarap din. Oo daw. Oo, galing sa ilong. Wow. Talagang kamote is good ba? Mamaya magkukuk ulit ako ng kamote. No!
Saging naman. Saging sa ba? Saging. Oo. Or you want the corn? Pili. Corn or saging? Kahit na ano kung anong maihain. Aba. Yabang na. Yabang na ng asawa ko talaga. Kikisan ko na talaga ang bem-bem na yan. Pwede na pahalo. Sarap ng dalanghita. Sarap. Baka yung sayo lang kasi dilaw na dilaw yun. Ito parang kung kaya nga pinilisi. Pulang pula no? 60 ang kilo. Sana nga. Ito ang inaantay kong season eh. Yung season ng dalanghita. Kasi, ano? Parating ba si Amang, no? Parang may nakita kong dalanghita, dad eh. Amang? Hindi, may bagsak ng mga fruta dito. Tara ka dito eh. Sinaano? Why this one is so maasin? Nabubul pag arabi na ano. Hindi ito yung higit lang alabi sa higit. Ang pasukan, ubus ka ngayon, no? Mabago, diba? Dati, ang pakasyon. Dati June, pasok na. Kaya ngayon ang magiging ano, June, July ata ang magiging bakasyon. Bakasyon. Nagulan. Ni banila. Kasi alam ko isa sa mga inano nila. Pag parating may bagyo, bagyo ganyan. Maulan ganyan, parating walang paso. Kaya binago nila. Tapos para ata isa din sa reason is para yung bakasyon sa ibang bansa, bakasyon din tayo. Kasi ang buhay ngayon, mama, is global na eh. Kailangan mo din talagang sumabay dun sa mga nasa labas na ibang bansa. Kasi mga kamag-anak mong ano, gaya ni Namara, ang bakasyon niyan July, 'di ba? O pagpupunta dito sila may pasok. Diet is a bank account. Good food choices are good investments. By Bethenny Frankel. Thank you for watching. Please like, subscribe, push that notification bell and share. Maraming maraming salamat po. To God be the glory.